Magandang hapon sa inyong lahat. Talagang tayo po ay medyo mainit na ang usapan sa politika. Ngunit nais kong ang ipaliwanag sa inyo at ang talakayin, mga kaibigan, ay hindi ho yung politikang lokal, kung hindi ang politikang pandaigdig. At kung paano ito sa pamamagitan po ng ating pagtalakay sa umaga sa hapon na ito, mga kaibigan, ay mapapansin ho ninyo na merong matibay na implikasyon o kaugnayan sa eleksyong pambansa, pampilipinas. Ano po? Mapapansin po ninyo yan. Ayun. Medyo madilim eh. Kaya ating pong hinanap yung ating main light. No? Kaya ang ating pong topic ay may kinalaman ho sa politika. Sa marami hong pagsasahing papawid natin ng programa ngayon din po, ay ang ating ipinapanawagan, kung maaari, huwag na tayong bumoto. At huwag nating paniwalaan na ang halalan ay makakabuti sa atin. Totoo po yun. Nagtataka kayo kung bakit 100 taon na tayong bumoboto, 100 beses na tayong bumoboto, palagi na lang maganda ang sinasabi ng kandidato. Ngunit, pag natapos yung halalan, ang unang mong madidinig, ay nadaya ka, nagkadayaan. So, at dahil nagkadayaan, malamang, hindi maganap kung ano yung inaasahan. Dinaya sa magagawa natin. No? Ngunit, ang katotohanan noon, dahil hindi Pilipino ang may hawak sa resulta ng eleksyon. Hindi po. Dahil ang mga butanting Pilipino ay hindi po natututo ng tinatawag na pagpapahalaga, no? Yung pagbibigay halaga sa kanilang tungkulin bilang isang makabansa, no? Bilang nagmamahal sa kasarinlan o kalayaan ng Pilipinas. Na dahil yun ho ang katotohanan, kaya yun ang inaabot natin. Hindi ho tayo umuunlad. At bagkos, hindi tayo makaahon sa utang. At yung ding utang na yun, ang nagpapabaon sa atin sa kahirapan. Dito po sa pagtatanghal natin ngayong hapon, hayaan po ninyong kwentahin ko yung ano ba ang mangyayari? Sino ba ang merong potensyal na manalo? Kahit na hindi ko banggitin ang pangalan eh. Tingnan lamang ho natin yung politika ng pangmundo. Noong araw, ang tinatawag natin ang makapangyarihang Amerika. Sapagkat yung pong dominasyon at manipulasyon ng Amerika, yun ho ang nagaganap. Pero simula po nang matalo sila sa digmaan sa Vietnam, nag-iba na ho ang takbo. Unti-unti nararamdaman na hindi pala Amerika, meron pa palang isang makapangyarihan kaysa Amerika. At ito ay ang pamahalaan ng mundo. Global government. Na hindi nila alam kung sino ang nagpapatakbo. Hinala lang, marami naghihinala na si ganon, si ganito, pero maging ang Amerika ay kontrolado ng pamahalaan ng mundo.
ang 120 mga bansa na kasapi ng United Nations noon, ko hindi pa gaanong malaki ang kasapi ng United Nations, eh, ang nasusunod, United Nations. Sapagkat itinayo yung tinatawag na pandaigdigang pagkakapatira ng mga bansa, yun po ang big kiss na ginamit ng kapangyarihang gumawa ng mga pailalim o sikretong gawain upang maitayo ang United Nations. At nung mayari na ang United Nations, ang isa ho sa pangunahing pinagkasunduan na gawin ng nagkakapatirang mga bansa, no? Brotherhood. Ang kanilang ginawa ay ang ituring yung bansa ng mga Israelitas. Yung bansa ng mga Israelitas, ha ba yun? Ay di Israel. Israelitas eh. Na yung bansa nila ay siyang pagkasunduan ng United Nations na maging bansa ng mga Hudyo. At ang doon, nagkaroon ngayon na nawala yung bansag o, na the wandering Jew. Pagkatlong araw, walang bansa yung Hudyo eh. Nakakalat ang Hudyo sa buong mundo. Eh ngayon, pinagtibay ng United Nations na, oh, ito bansa nila. Israelitas. Na yung Israel, bansang Israel. At di ngayon, yun ang bansa ng mga Hudyo. Ngunit, natural, yun lahing nakatira doon sa lugar na itinuring na bansa ng mga Hudyo, eh, bahagi lang naman noon ang ibinigay sa mga Hudyo ng UN. Pero, yung mga Israelitas, eh, hindi nila matanggap yon. Kaya, patuloy ang labanan simula noon hanggang ngayon. Nagulat po kayo, kayong mga nag-aral, pagkat alam ho ninyo yun eh, bakit laging merong labanan, eh merong magkasalungat na relihiyon o kasalungat ng paniniwala. So ngayon, inire-represent po ni Netanyahu, yung prime minister, na yung bansa nila ay bansa ng mga Hudyo. So ngayon, nang maliwanagan na ninyo mula sa aking paliwanag, kukunin at hahalawin naman natin yung sinasabing demokrasya, kalayaan, unionismo. Ayan. Ang malayang pakikipag tawaran ng mga manggagawa sa management ay nire-recognize o kinikilala ng umiiral na gobyerno sa Estados Unidos. Hindi lang Estados Unidos, halos ang iba pang mga bansa ng tinatawag nating capitalist society. Lipunan. Ang society, lipunan sa Tagalog, eh mga kapitalistang bansa ay kinikilala nila na mayroong union ang mga pabrika, ang mga opisina. Merong sapat na bilang ng mga trabahador o manggagawa. Kaya ho nagkaroon ng tinatawag na International Labor Organization dahil nagkaroon ng mga union. So, mga labor unions, ito po yung nakarehistrong samahan ng mga manggagawa. At ang iba't ibang mga union ng manggagawa ay may kani-kanilang prinsipyong kinakapitan o iginagalang o sinusunod.
At kadalasan, siyempre, ang sinasabi roon ay kung sino yung mas may malaking pabuya sa mga manggagawa na manggagaling sa management. Bunga ng tinatawag na collective bargaining agreement. Di man tuwiran ay ipinahihiwatig na ito ang bunga ng demokrasya. Ang kalayaan ng mga manggagawa na makipagtawaran upang itaas ang sweldo ng mga manggagawa. Hindi lamang sweldo, mayroong mga tinatawag na non-monetary packages, mga pakete ng hindi pera kung hindi mga benepisyo ang iniaalok sa panahon ng tawaran. Ang tawag sa Ingles, collective bargaining agreement. Halimbawa, ang pagkakaroon ng first aid, nire-require ang bawat pabrika na nasa ilalim ng kasunduan ng collective bargaining agreement na meron silang clinic at meron silang doktor at meron silang gamot. Isa po yun sa mga benepisyo. At di dahil sa tawag dito, umiinog ang daigdig. Bawat taon, merong nagaganap na tawaran, collective bargaining agreement. Kaya pataas ng pataas ang halaga ng sweldo sa mga manggagawa na pinipilit abutin ng kapitalista. Ngayon, wala ho namang problema sa kapitalista yun eh. Na basta't kaya nilang ipatong sa presyo ng kanilang produktong ginagawa. Kaya ang nagpapasa ng bigat ay ang taong bayan din. Pagkat tumataas ang halaga ng mga commodity, batay sa presyong inilalabas ng mga factory. Ayun, in one cycle, ayun ang tinatawag ng pagkakaroon ng ugnayan ng usaping pangkabuhayan at ng usaping pangpolitika. Yan. Natatandaan po ninyo, maging ang malalaking samahan ng mga manggagawa o union, para mas madaling intindihin ng mga nakikinig po ngayon, nanonood, yun yung KMU sa Pilipinas. Ang tawag nila dyan ay pulahan. Dahil leftist daw. Dahil ang pundadores nito ay naging kaibigan ko bago namatay, si Ka-Felix Berto Ka-Bert Ulalia. Bert lang ang tawag. Pero yan ho eh, ang talagang kaibigan, yung mother ko at saka yung father ko. Ni Ka-Felix Berto Ulalia. Asawa ni Ka-Chibing. Yun po yung nagbuo ng Kilusang Mayo 1. KMU. Leftist daw po ito. Yun ang tawag sa kanilang mga KMU. Yung kabila naman ay kinikilala naman sila ng mga dilawan. Ha? Ito po yung hindi ho sila ang tawag dito, hindi ho sila masyadong nakikipagbasag ulo sa gobyerno. Walang masyadong mas inuunawa nila ang gobyerno. Ngunit nakapaloob po dito sa sinasabing dilawan na ito, pero union yung tinatawag na Trade Union Congress of the Philippines, TUCP. O, yung sa grupo ho naman na nito, nandoon ho yung mga matatandang sosyalista na kapanalig noong unang panahon noong tinatawag na Partido Komunista 1930. Ayan, nandoon po sa Trade Union Congress. At ang kanilang vice presidente,
ni Mendoza. Mendoza ang president. Ang nagtayo ng union sa pier ng Cebu. Yan. Mendoza. At ang kanyang isa sa mga presidente ay affiliated, hindi talagang galing sa trade union, Congress, kung hindi nagkipag-aliado sa kanila. At ang kanilang asset ay sila ang may hawak ng bakanting lote ng gobyerno na nung lumaon ay inangkin ng government service insurance system, GSIS. Yan pong nandiyan sa Maligaya, Masaya Street, no? Yan po sa may elliptical road katabi ng National Housing Authority. Yan po ang trade union Congress, sapagkat yung pong kasama nilang union ay union ng mga manggagawa sa gobyerno. O, yung PGEA, Philippine Government Employee Association, na ang Secretary General ng Partidong Katipunan ay si Ka Abelino Valerio. Ayan, si Ka Abel. Bel ko tawagin. Sila po ay mga parang counterpart ng Department of Labor pagkat nag-close ang kanilang consultation. Lalo nung panahon ni Labor Minister Blas Poble. Pagkat yung si Ka Blas at saka yung kanyang Deputy Minister si Ensyong at ilan pa. Ito ho yung mga kung tawagin ay progresibong mga manggagawa sa pamahalaan kasama. No? So, mabuting naunawaan po ng mga tagapakinig pagkat lumalayo na ho ang panahon, nakakalimutan na nila, hindi na nila kilala. Doon po sa proyekto ng Central Intelligence Agency, CIA, na tanggalin sa pwesto si Ferdinand Marcos, ay kinailangan nila ng magyuyugyug sa palasyo na kakampi ng sambayanan ng mamamayan. Kaya ipinauso yung rally. At dito ay ilang mga progresibo sa TUCP ang kakampi ng pulahan. Yung leftist leaning group na si Cabert. Si Crispin Beltran naman, samahang anak pawis, si Naulalia, magkakasama po nung araw yan. Doon po sa prinsipyong ginagalawan nila na nagtayo ng hukbong bayan laban sa Hapon. Okay. So, kaya wala ho tayong minamasama. Kapwa sila merong kanilang pagtatangi sa kalayaan ng bansa, sa karapatan ng uring manggagawa. Ha? Kapwa sila kumikilala sa tibay ng pagkakaisa. Bagaman, at pinaghiwalay sila ng pandaigdigang politika. Ha, ganun eh, divide and conquer. Kaya mas maaga po akong nagkaroon ng kamalayan sapagkat sinusubaybayan ko ang pandaigdigang politika. Hindi ko lamang po matiyak yung aking mga akala, yung thought. Akala ko ganito. Eh kadalasan, pag sinabi, pagka yung nagkatotoo, ay tama ika ang akala. Ngunit pagka nagkamali,
Eh, akala nga eh. Kaya mali. Yan po yung tot. Yan pong tot na yan, yung akala na yan, yan po ang nagbigay ng pagkilala bilang Nobel Peace Prize awardee si Reza. Akala nyo, nakalampas pang-unawa ko yan. Nirecognize po yan. At binigyan ng Nobel Peace Prize na hindi pinansin sa Pilipinas dahil hindi pangkaraniwan eh, yung naiiba. Teka, paano? Paano itong tao na ito na merong demanda mula sa tinuligsa nito, yung press freedom, dinimanda siya dahil sa kanyang pagkapag-bulgar o pagkapag-demanda doon sa kanyang akala. Inakala niya. So, sa English, thought. So, kinilala siya na Nobel Peace Prize Award because of akala. Mga kababayan, ngayon po ay ano yung kikilalanin natin? So, di umaakala po tayo. Umaakala po tayo dahil ako'y kasama lang ng marami sa pandaigdigang larangan na naniniwala sa akalang ang Amerika ay bumagsak. Hindi na sila ganung kayaman. Ramdam naman ng mga Pilipinong nag-migrate sa Amerika kung gaano kalaki ang paghina ng social amelioration program ng Estados Unidos sa kanyang mga tao, kanyang mamamayan. And there was a time na ang mga empleyado ng gobyerno ay hindi mapasweldo ng pamahalaang Amerikano. Umabot yata ng 2 buwan yun eh, o 4 na buwan. Hindi niya mapasweldo. So, dahil po dito mga kaibigan, ay talagang ramdam na ramdam ng mga kapitalistang pamahalaan na bumagsak ang Amerika. Ngunit, wala pong maideklarang mathematical computation why it happened. Ngayon, meron ho akong akala. Nagkataon, yung akala ko ay tumama. Tama yung akala ko. Na noong pumayag si Mao Tse-tung, ito, pandaigdig ang politics na ito, ang tinatawag ng ang kanluranin, US, at ang silangan ay nagsanib, nagdikit. When the East and the West understand each other, nang pumayag ang silangang magnegosyo, ang taga-kanluran, sa kanyang napakalaking bansa at napakaraming tao. Noon po ay inabot, ako'y kaya nagpapasalamat din sa Panginoon Diyos, ipinanganak ako doon sa hanggahan eh, ng pagpapalit. Yan, hanggahan eh. Hindi pa rin ninyo naintindihan, I know. I know, marami hindi naintindihan. Yung pong mga negosyante na kumukontrol ng ekonomiya ng Amerika ay mga Hudyo. Sila ang makikinabang sa negosasyong ginagawa ng lahing Hudyo rin na si Henry Kissinger, ang isang bantog at mahusay na diplomat, the Secretary of Foreign Affairs ng Estados Unidos. Katakot-takot ang mga haggling, yung pagtatawaran nila. Sige na, hindi kami mag-i-invest sa inyo kung hindi ganito, kung hindi ganon. Isa po sa pinagtatalunan nila
o pinipilit sabihin ng mga kaluranin, which United States of America, is you allow us to invest in China by giving us the opportunity to acquire ownership sa real estate property. Yung tatayuan namin ng mga factory, tatayuan namin ng negosyo, bibilhin namin sa inyo. Alam po ba ninyo yun? Yun ang pinakahuli na pinagtatalunan, haggling. Nagbabargaining sila. Lahat ng ginusto ng mga Chino, sinunod ng Amerikano. Yun na lang isang yun ang hindi maibigay. Yung magkaroon ng karapatang bumili ng lupa. At sabi ng China, eh hindi amin to eh. Nang dumating kami sa mundo, nandito na ito. Hindi namin amiendahan ang aming saligang batas para lamang ma-accommodate kayo. Ganon yung paninindigan ni Mao. Ganon ang paninindigan ng komunistang China. Kaya nag-bend, pero lumambot ng konti ang China. Alam nyo kung paano lumambot. Sinabi sa Amerika, kung gusto nyo, sabi ng China sa Amerika, kung gusto nyo, papayagan namin kayong mag-lease. 100 taon. Pwede. At kung sakali, gusto pa ninyo, pwede tayong magkaroon ng renewal. Ikinukwento ko po ito sapagkat ito ay politika. Politika ng mundo ito. Kanya-kanyang kapaniwalaan. At ngayon eh, parang baliwala sa mga Pilipino. Di hindi nila naiintindihan gaano ka-importante yung merong kang paninindigan. Hindi yung parang babaeng bayaran na pag inalok ng pera, tutuwad. Hindi ganun. Hindi ganun. Merong kahiwalay na topic tungkol doon. Yung tinatawag na respeto. Paano mo ako irirespeto kung wala akong dignidad? Naunawaan po ninyo. Samantala ngayon ay naglululundag yung mga matatalinong mga ekonomistang Pilipino na aamyendahan daw yung saligang batas para mapapasok dito ang mga businessman ng dayuhan na mag-iimbest dito sa Pilipinas. So, sinasamantala ko po na maglapit ng magkaroon ng eleksyon, nasa panahon tayo ang tinatawag na nakataas ang political climate, yung temperatura ng ating mga desisyon, ang ating talino, mapansin natin gaano kahalaga ang tinatawag na respeto, yung iginagalang ka. Hindi ka parang babaeng kaladkarin. Ha? Pakainin lang dun sa McDonald's, okay na. Hindi ganun. Hindi ganun. Makinis pa nga ho yung lingwahe ko eh. Kung ikukumpara dun sa mga contemporary ho natin na kinilalang 9 beses na awardee ng palangka, pinakamahusay sa literatura, si Rolando Bartolome. Yan, kasama ho namin nung araw yan sa pagtuligsa sa martial law. Sabi ni Rolando Bartolome, kaya siya sinuspindi ng kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas, KBP, ay ng kanyang patutsadahan ang Pangulo ng Republika na isang babae na sinabi niya, ang problema niya wika sa babaeng ito
ha, ay parang pakakak. Hindi ka mga pakakak, binabayaran ng kano bago tumihaya sa Olongapo. Eh ito ang niya wikay, hindi pa ika binabayaran, nakabuka ka na. Ang tindi nung kanyang komentaryo. Ayun, suspendido. At sumalangit nawa ang kaluluwa ng ating kaibigan, si Rolando Bartolome. Ang title ng kanyang programa, Paraanin ang Manggagawa. No, tuloy po natin yung pandaigdigang politika na sinasabi ko. Harapin po natin ang katotohanan na ang dalawa pong magkasalungat na kapaniwalaan ngayon ay kung ang mga kanluranin West o mga Europeo at iba pang mga bansa ay kakampi sa digmaan. Dahil meron yung pong bansang Amerika, kinikilala na nila ngayon the messenger of war. Pagka nasama ka dyan, naayain ka laging giyerahin natin ang Iraq, giyerahin natin ang Libya. Ganun eh. Dahil sa digmaan, nakukuha nila ang kanilang mga advantages laban doon sa mga kolonya o papaunlad na bansa, underdeveloped country. That is politics. That is international politics. Eh ngayon, ay merong malakas na kasalungat. Ang kapaniwalaang kailangan kang makipagdigma upang makontrol mo ang kapangyarihan ng mundo, digmain mo. Wasakin mo. Bakit ho ganun? Bakit ho nagkaroon ng kalaban? Eh samantalang sinasabing the most powerful country in the world, the United States of America. Yun yung nag-iimbita lagi ng digmaan. So, hanggang sa dumating itong yugto ngayon, pipiliin mo, maiksi na lang na salita, war or peace? Yun ang kasalungat ho. Sapagkat, alam ng mga tinatawag na political pundits, alam ng mga komentarista. Kaya, eto namang kasalungat niya, ang iniaalok ay kaunlaran at kapayapaan. At dahil sa bumagsak ang ekonomiya ng bansa, bakit po ba nangyaring bumagsak ang Amerika? Ay dahil nga ho dun sa tinatawag na the power of unionism. Lumakas po yung mga kaalyado ni Leo Valesa. Valesa is a European na naging presidente sa bansa niya. So, nang noon ay nakakubabaw sa kanila, kakampi nila ang Estados Unidos. Ito yung nag-promote po ng tinatawag na collective bargaining agreement. At tandaan po ninyo, sa dami ng collective bargaining agreement na nagdaan sa loob ng 100 taon, tumaas ng tumaas yung rate. Umabot po yan ng $20 per hour. Per hour. So, $80 sa 8 oras. Eh, minimum length of time, 8 hours. Pag lumampas ka ng 8 hours, ay magbabayad ka ng mas mahal. Ang tawag doon ay overtime. Can you imagine gaano na kalaki takbuhan ngayon ng mga Pilipino? Puntahan, applyan sa Amerika. And ang kanilang ina-applyan is citizenship. Tinakwil ang Pilipinas. Tinalikuran. Sumumpa ng allegiance sa watawat ng Amerika. Di po ba? Pero hindi ho natin kinagagalitan yung mga Pilipinong yun. Ang tawag doon eh, ha? Napilitan lang sila. Kapit sa katalim. They went there
ensure to the flag of the United States for greener pasture, upang mabago ang buhay. At dahil nga sa kumikita sila ng mataas na rate ng sweldo, pag binigyan sila ng $10 per hour at 80 dolyares yon sa palitan na 4 na piso per dolyares sa panahong yon, 4:1, 4 pesos per dollar, ay kung meron kang 80 dolyares bawat araw, itatimes 4 mo. So, pag times 4 mo yung 160 pag dinoble to 300, 320 per hour. Apat lang yun, ha? Apat na dolyar lang. Habang tumatagal, tumataas, 50 pesos per dollar. So, yung kanilang $80 per hour, haba, itatimes mo ng itatimes. Times 50. So, dahil doon, nakapagpaaral ng mga anak, ang mga Pilipinong kapit sa patalim ay pumunta sa Amerika, tinalikuran ang kanilang mahal na bansa na tuwing magpapasko, tuwing birthday ng kanilang magulang ay lumuluha pagkat sila ay nasa malayo. Sinusuklian ito ng kanilang pagpapadala ng bahagi ng kanilang kinikita. Kaya hindi ho nabawasan ang aking pagtingin, pagmamahal sa mga Pilipinong nagpunta sa Amerika, nagpunta sa ibayong dagat. I know it's against their will, but they need to face reality. They need to be strong. Tama na muna ang drama, ang kailangan ay aksyon. At sila'y nagtagumpay. Ang bansang Pilipinas ay nabubuhay mula sa dugo at pawis ng manggagawang Pilipino na nagsasakripisyo sa ibayong dagat. Ngayon, di ganon, mataas na ang pasweldo. Yung pong teknolohiya ay naikalat na. Nagmamanufacture na ang South Korea. Unang nagpuproduce ng manufactured items ang Japan. Ha? At nalalampasan na nila sa sales ang anumang produkto ng Amerikano. Ha? Mas mura kasi ang made in Japan. Tumaas ang kalidad, tumataas ng tumataas ang quality of labor ng made in Japan. Kaya sa Amerika mismo, tinalo ng yen ang dollar. Naibenta ang mga studio ng pelikula kasama ang music industry, napunta sa Sony International ng Japan. Ito po ang sinasabi kong world politics implicate the economy, pangkabuhayan. At dahil doon sa mas mataas ang produktong made in the United States because of the dictate ng power ng collective bargaining agreement, hindi na siya competitive sa international market. Mas mura ang ginawa ng Japan, mas lalong mura ang ginawa ng Korea. Mas lalong mura ang ginawa ng Vietnam. Mas lalong mura, ang dami ng mga murang kotse, murang damit,
Lahat ng manufactured item, yan ang nagpalugmok sa ekonomiya ng Amerika because the technology become ano, known to every nation na nagsusumikap na dati binebentahan lang nila. Inabot pa ho natin yung sitwasyon ng mga 1980s. Mayaman lang ang pwedeng magkaroon ng cellphone. Nokia, ang una nagdala rito, mobile phone pa kung tawagin, handy phone, made in, ano yan? Poland ba? Oh. Anyway, yung Nokia, nauna rito, dala ng, ano, dala ng westernized din, ng European din, Europe din ng Spain eh, lahing Spain ang mga Ayala. Oh, ang nakipagkunduit sa Nokia Ayala. O yun, dahil pumasok dito yung cellphone na galing sa Estados Unidos o galing sa Europa, ang mamahal. Oh, kailangan yumamang ka muna. Yung ikabubuhay mo, ibabayad mo na lang sa cellphone. Ha? Dumating ngayon ang made in China. Nako, yung tigi 1,000 nila, piso lang rito. Ha? Ganong kalaki ang palitan, ganong kalaki ang diferensya. Oh yes, hindi matibay, hindi mahusay na masyado, pero meron ka kahit papano hanggang dumating ang yugto ng panahon. Ultimong basurero na nangungulekta ng bote at mga sigundamanong mga bakal, mga basura, mga dyaryo. Hello? Oho. Uh-huh. Saan ko ba dadalhin? meron silang cellphone. See? So, dahil doon, nang pinabagsak ng China, ang kanyang mga produkto, lahat ng kayang iproduce ng Amerika, nagagawa na ng China. Eh, sinong may kasalanan? Sinong may kasalanan? Eh, yung mga taga-Amerikang korporasyon, kumpanya, yun ang nagbukas ng pabrika sa China. O may sikreto pa ba ngayon? Wala na. Ha? Nasa yugto na itong 2021, ha? Itong mga panahon na ngayon, hindi na sila nangungopia. Ha? Ini-improve na nila, nakikipag-compete na sila sa mga technology. Eh, ang presyo nila eh, hindi pa rin kasing mahal ng made in United States. And because of that, tinalo sila sa pandaigdigang kalakalan. Kalaban nila ang Korea, kalaban nila ang Japan, kalaban nila ang China, kalaban nila ang iba pang mga bansa sa Europa na mababa ang presyo ng mga paninda. Umalis ang mahigit na 3,000 korporasyon o manufacturing sa Amerika, nagbukas ng pabrika sa China, ang China ang umulad, nagdusa ang Amerika. Iyan ang realidad ng tinatawag na pandaigdigang politika sa pandaigdigang kalakalan. Hindi alam ng author ng World Trade Organization yung author ng General Agreement and Tariff and Trade. Dahil ang mga nagmamartsa ay mga pulahan, yung mga, anong tawag dito, socialist leaning countries, yan yung tumutulig siya. Nagkataon, kasali si Doy del Castillo dahil naniniwala po ako na hindi mo pwedeng ilaban si Pacquiao kay Tyson. During that time, eh, daplis lang. Madaplisan lang ng suntok si Pacquiao. Siguradong titilapon sa laki ni Tyson. So, ang sinasabi ko, there is no what you call a fair competition when you allow a big nation na makipag-compete sa sarili mong bansa. Ang liit-liit nitong Pilipinas. Ha? Eh, tubo na lang eh. Tubo ng
tubo ng tubo. Ha? Yung tinubo nila, yun na lang yung ibebentang presyo rito sa Pilipinas eh. Paano tayong mananalo? Kaya kung ibabagsak nila ang presyo. And we are the first victim here in Marikina. Dahil sa malayang kalakalan, pumasok rito ang napakamurang halaga ng leather craft, sinturon, bag, sapatos, jacket, you name it, they have it. Ha? Na ang mga style ay mga branded, mga kilalang brand na nakopya nila dahil sila yung manufacturer, yung manggagawang inchik at pabrika na nasa China, yun ang gumagawa. Kaya nakapagbebenta ng mura mga Chinese sa kapwa Chinese ay ang monopolyo ng department store ay mga inchik. Baka walang 1% ang Pilipino dyan. Lahat yan puro lahing inchik. Ultimong yung COD. Ang kilalang COD, Del Rosario ang apelyido, pero inchik. So ngayon, mga kaibigan, di ho ba pandaigdigang politika yung pinag-uusapan natin? Bumagsak na ngayon yung criteria ng Amerika na sila yung powerful. Na-invade na sila ng product ng China hanggang sa nabaon sila ng utang sa Chinese. Hanggang sa nakikiusap na sila sa China, ang pamahalaan, ha? Pamahalaan ng Amerika, huwag munang kunin yung repatriation ng pera, yung dollar, huwag munang kunin at dalhin sa China. Doon na muna. So, pumayag naman yung mga inchi. Ang katwiran ng mga inchi kasi, eh kami naman eh, maraming pang gagawin dyan sa inyo. Mamimili pa kami ng mga produkto dyan. Hindi, para hindi na pabalik-balik, may mga interest, damages pa sa amin. O, dyan na nga lang. So, 3 trilyong dolyares ay mabigat na pasanin. Ngayon po, eh, nag-imbento na rin ang Chinese. Ha? The Chinese government. Sa ilalim nung sinasabing pangkapayapaan, pangkasaganaan ng mundo, let us share the future. They address the new packages, the new system, the new scheme of doing business. Ino-offer nila ngayon sa Amerika yung lahat ng sarado ninyong factory at walang magawa na walang sweldong mga Amerikano, bubuksan namin ang inyong factory, pasusweldohin namin ang inyong mga unemployed Americans. Hindi makasagot ang Amerika. Alam na nila kasi yung susunod. Parang sinabi, 2 plus 2 equals question mark. Yun na po ngayon ang sitwasyon. Nagsarado ang maraming pabrika, libo-libong mga taong walang trabaho, may nagtatrabaho underpaid. At ang mga nangyayari day by day ay nai-report sa programa ngayon din po. Tinatanggap ng inyong lingkod. So, kaya sa awa ng Diyos, nakapagbabahagi ako sa inyo ng aking mga opinyon, hinango sa kilos at galaw ng pandaigdigang politika at pangkabuhayan. So, ngayon, nambubuli na lang ang Amerika. Nag-aaya, 12 bansa yung kinausap. Salakayin natin ang China. Wala akong sumali. O, may natin itira pang 4. Yung isa, ka-apply lang, nirigaluhan nila ng nuclear submarine. Yung Australiano. No? Kaya lang, sumali sa kanila. Meron sila binigay eh. Ha? Pero,
Nakita ko kahapon, hindi pala makakasama kung ang sasalakayin ay maapektuhan ng Pilipinas. Bakit? Isa ho sa pinakamalaking investment sa mining na ang minimina ay ginto at saka tanso. Oh, na ang pinakamalaking deposito na nakita ay 3 trillion tons of gold and copper ay nasa Pilipinas at ino-operate na nila ngayon ng kumpanya ng Australia. So, can they sacrifice those investments in the Philippines? Those opportunity? Maybe not. Wala namang masamang tinapay na ipinakisama ang mga Pilipino sa mga Australiano. Maging ang mga manggagawa, yung pag nagre-recruit ang mga kumpanya sa Australia, may mga iba't ibang lahi ng tao sa mundo na nakapila roon at mag-a-apply ng trabaho. Pagka nakita Pilipino, oh, yun ang una agad. Una ito. They treasure to have a Filipino. Ha? Bakit? Eh, kasi meron silang karanasan sa mga Pilipino. Habang nagha-holiday ang mga Australiano, ha? Habang maiksilang ang oras ng trabaho, eto naman yung mga Pilipino. Extended na yung overtime na ng 4 na oras, hindi pa dumadating yung kapalit, overtime pa uli ng another hour, umabot na ng 16 hour. Kalahati ay overtime at kalahati yung regular rate per day. Kaya nakadepende sila sa workforces ng Pilipinas. Kaya mahal nila ang manggagawang Pilipino. Pangalawa, kahit naman kumita at magsiyaman yung mga taga ron, hindi naman nangangahas na magtayo ng mga kumpanya nila. Bira, meron din. Kaya lang birang-bira. Mga small-scale businesses lang ang ginagawa. Mangyari ho, yung mga Pilipino, yung malaki nilang kinikita, mas malaki ang maipuproduce nila kung sa Pilipinas nila dadalhin. Oh. Ganun na po ang naging kalakaran, hindi lang ho sa Australia, ganun din ho sa United States of America. Ah, nagtitiis na naghihirap yung mga Pilipino doon. Ah, tinatabi nila yung kanilang dolyares, ganyan. Ah. At pinadadala sa Pilipinas. Kaya naman, ang Pilipinas, kahit anong krisis ang idulot, palaging nakakatayo dahil malakas yung exchange, yung monetary exchange, yung reserve, yung foreign currency reserve ng Pilipinas, mataas. Kaya yung palitan natin, di masyadong nagugupo. Pero ganun pa man, eh, gumagalaw din. Eh, dumating na nga ho tayo sa 48, eh. $45. 45 pesos per dollar. Eh, ano eh, tumataas eh, nagiging 50, ganyan. Oh. Bumibigat. Pero ganun pa man, advantage pa rin. Yung pangkalahatan na pagpunta rito ng repatriation. What I'm telling about this global politics. Ang China na ho ngayon ang merong malaking surplus na naitutulong nila sa mga programa ng United Nations. United Nations. At alam naman ninyo, sa organisasyong pandaigdig, sa kapatiran ng mga mundo, kung sino yung nakakatulong, siyempre merong advantage. Kung sasabihin mo, iaawayin mo, aba, makikialam ang United Nations. Huwag mo namang awayin. Ganun. Eh yung pong mga gastusin sa pagpupromote ng tinatawag na peace and security,
program ng United Nations, ang pangunahing katulong nila, China. Peace and security. Ha? Yung pagmomonitor nila doon sa sinasabing mga international organized crime, mas malaki ang naiaambag ng China against the international organized crime. O ngayon, doon sa tinatawag nilang climate change program ng United Nations, China pa rin ang pinakamalaking contributor. O ngayon, kahit naman anong pagpapasikat, pagpapakita ng moderno at malakas na mga paputok ng kanilang mga power sa pandigma, ang ginagawa doon sa South China Sea. Ha? Kahit anong gawin ng Amerika doon, nagmi-military exercise sila, hindi sila pinapatulan ng China. Kaya lang, nung bandang huli, eh nung nararamdaman ng China na parang nadadarang ang mga Pilipino, parang kumakampi sa Amerika, bababa, teka, nagpalabas na ng statement ang China. Sabi nila, ay meron kaming technology na kaya naming patayin ang makina ng inyong mga sasakyan sa isang kisap ng mata. So, that statement, medyo, teka, nakalimutan nila. Eh, mataas na rin ang technology ng China. And according to their information, meron na siyang istasyon sa buwan na kung sakali ay maaaring ang monitoring nila sa ginagawa ng mga sasakyang pandagat at ng kanilang mga sundalo sa amang parte ng mundo, monitor ng China dahil doon sa kanilang satellite center sa moon na huhuk nila at in the same time nadadigest nila. Hindi nga lang sila talaga nakikipaglabanan. Sapagkat historically, if you will go back, ibabalik natin ang ating mga orasan sa nakaraang 100 taon, hindi ho nagpakita ang mga Incheck na sila'y nananako. Hindi na nila kailangan eh. Ang laki na nila eh. Eh kung mananako pa, eh di, hindi na nga nila kayang halos maayos yung tao nila. Buhayin. Hanggang ngayon, inaamin po ng China na meron pa silang nagugutom eh. Kaya lang, natutuwa sila na kukunti na lang ngayon ang nagugutom sa kanila. Lahat ay magaana ang buhay. So, yan po yung imahin. Yan po ang larawan ng kalagayan ng politika sa daigdig ngayon. Very much respected na po ang People's Republic of China because of their advocacy offering all nation citizens of the world, we will share the future. So, this is a kind of comparison kung mamimili ka digmaan o kasaganaan. Digmaan o kapayapaan. Dahil ipinakikita ng mga Incheck na kung payapa ang mundo ay masagana ang lahat. This is the kind of political climate globally, much more by region. Ayan, paliitin natin ngayon ang slice ng cake para nasa ganun ay ma-feel naman natin ano ba talaga yung totoo. Dito po sa ASEAN, pagkaho ASEAN, Association of ano yung ASEAN? Association of South East
Asian nation ay gumaganap ng mahalagang papel ang bansang Pilipinas sa nakaraang 3 dekada. Ibig sabihin, 30 years. Ang impormasyon po ay ibinulgar ng ambassador ng China sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pinasalamatan ng ambassador ang ginagampan ng papel ng Pilipinas sa pagkakapatira ng mga bansa sa rehiyon ng Asia. Asia-Pacific. Dahil dito, mga kaibigan, ay nalalaman ng iba pang mga bansa sa mundo, gaano mang kaliit ang Pilipinas ay meron palang malaking pagtingin ang China. And because of that, ang China ang parang pinagkatiwala ang maging tagapagsalita nila, spokesman sa mga usaping may kinalaman sa pagitan ng China at ng mga bansa sa Asia katulad ng Indonesia, Malaysia, Brunei. At ang isa pang may malaking papel na ginagampanan ay ang Cambodia. Siyempre, medyo malayo-layo na yon. So, ito po'y mahalagang nalalaman natin. Kung ganoon ang political climate, sino ang kakampihin mo? At sino ang kakampi sa iyo? Si Marcos, pinagkakautangan ng loob ng China. Si Duterte ay kaibigan ng Prime Minister ng China, magkaibigan ng Pilipinas at saka ang China. At ipinakita naman nung magpadala rito ng kanilang ayuda, ng kanilang tulong, merong special consideration sa puso ng mga Incheck ang Pilipinas. Bukod sa pagiging ang mga naririto ay mga Incheck din. Sa ganitong sitwasyon, nakalalamang ang kandidato na susuportahan ng China kahit sabay pa silang sumuporta ng Amerika doon naman sa kakampihan ng Amerika. Siyempre, kung ang sumusuporta sa isang kandidato ay yung hindi maghihirap kung bigyan ka ng pera, tulong, ayuda, o yun namang kabila, ang susuporta ay wala namang financial resources para sumuporta, may bibigay na lang sa iyo, ipagdarasal kita. Ipagdarasal kita. So kaya, sa paggawa po natin ngayon ng mga tinatawag na pagkukwenta, mathematical computation to arrive in a certain conclusion, favoring what will be your akala, yung aakalain. So, yung magiging akala mo, ay magiging mas makatotohanan.
Yun ho, mga kaibigan, ang nilalaman ng ating pagtalakay sa araw na ito sapagkat malaki ang problema ng mundo. Sa climate change, malaki ang problema ng mundo. Malaki ang populasyon, mababa ang food production. So, kailangan ng mundo ang ibayong kapayapaan. Pagkat yung sunod-sunod na mga digmaan, nababawasan lang ang populasyon. Yung kanilang programa doon sa depopulation, yun lang ang nasusustain nila. Pero yung tungkol sa pagpapaayos ng kapaligiran para gamutin ang climate, the damages on the climate change, medyo problema pa rin. At ang kailangan nila ay kapayapaan ng mundo para hindi mas lalong mapinsala ang ating kalikasan. Dahil kung patuloy ang pagpinsala natin sa temperatura ng mundo, ay ang mangyayari, walang mananalo. Pag bumagsak ang mundo, sama-sama tayo sa mundo. Babagsak, kasali sila. Ganyan ang ano, ganyan ang sitwasyon. At ako, eh dahil tayo po ay ang ating kinabubuhay ay pag-i-export ng workers, labor. Meron nga palang kwento. Ito, naaangkop po itong kwento nito doon sa tanatalakay natin na politika ng mundo. Na perfect na raw nila, ang sinasabing sila, eh di itong mga mayayamang bansa, no, na gumagastos doon sa outer space, yung sasakyan na pupunta sa Mars, maglalakbay sa kalawakan, edi doon sa Mars, sa doon sa pagbibiyahe na yon, eh hindi raw naman marami ang madadala. Ha? Kaya piling lahi lang. At kung sino yung mayayaman, nakapagpa-reserve na. Magta-travel sa Earth. Siguro yon ay isang paunang pagsubok kung gaano katagal maaaring tumagal ang tao sa loob ng sasakyang panghimpapawid. Maaaring ibunga noon? Maaari nilang matagpuan sa kanilang paglalakbay hanggang sa ambahagi ng kalawakan? Maaaring makasumpong ng isang bansa? Gaano katuli ng isang sasakyan upang marating nila ang iba pang kalawakan? Ano? Ano ba yung sinasabing ibang kalawakan? Yung bahagi ng sa iba, sa itaas, sa papawirin na lubhang napakalayo sa Pilipinas, sa mundo, lubhang napakalayo. Maglalakbay ka ng 100 taon papunta doon. Doon sa nakita nila. Teka, mali pala yung pagdi-deliver ko ng kwento. Hindi nyo ako maintindihan. Mali ang pagdi-deliver ko ng kwento. Teka ha. Alas 4:15 na po. Oho, magtatandem ho si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Ngayon, eh, sa akala ninyo, sino ang presidentiable? Sino ang magpipresidente? Si Bongbong o si Sara?
Si Sarah po ang sinusuyo na sumama kay Bongbong. Ang presidente ng Pilipinas sa araw ng halalan ay tatay ni Sarah. Personal ang interes ng Amerika sa mga Marcos. Sino ngayon ang tatakbong presidente? Maraming mga konsiderasyon kung sino ang tatakbo. Sino yung head? Hindi ho nakukuha ito sa paramihan ng palakpak. Meron ho kasi tinatawag na kasama sa gayak, hindi kasama sa liban. Pero ito, ako naman, naniniwala naman akong magkasama sa gayak, magkasama silang lilipad. Kaya lang, sino? Pagkat ilang araw na lang eh, anong tawag dito? November 15, eh ngayon ho eh 11 na, apat na araw na lang ho natitira. At di magpapalitan na yan. Eh, yung pong pinaka-refine, pinaka-makinis sa lokal, nakapag-resign na po si Sarah, so, parang medyo nararamdaman na natin. Definitely, sa national tatakbo si Sarah. Ano po? Ano po ito eh? Very interesting eh. Nobela. Napakahusay na manunulat ang gumagawa ng script nito. Napakahusay na manunulat. At itong may hawak ng script na ito ay siguro mga 90% hindi ho Amerikano. Hindi ho Amerikano. Purong Pilipino ang may script nito. Malalim mo. Kaya lang, eh, bukas ko na siguro sasabihin. Kailan ba ang ano, a 15? Bukas a 12. 13, Sabado. Aba, Linggo. Lunes. At tama, bukas ko sasabihin. Bukas ko sasabihin. Dalawang posisyon po ang matitinag. May kinalaman sa napakabuting hinaharap sa mga Pilipino. Napakabuting mangyayari. In the field of ano, economy, pang-ekonomiya at pang-politika. Pagpasok ho ng January, si Digong pa rin ang major player sa ASEAN. Siya pa rin. Kaya, yung future natin, yung lahat ng mga pinagkasunduan ng China at ng Pilipinas ay maaaring matuloy sa darating na 2022. Dahil nakaupo pa rin presidente si Digong. Kung sakali man at hindi na siya nakaupo sa magtatapos ang 2022 dahil magpapalit po ng bagong halal na presidente eh sa buwan ng Hunyo. Mga last quarter, last Hunyo, Hulyo,
Agosto, Julio, Junio, Julio, Juan, Julio, Febrero, Julio, July, September, October, August pa, July, August, September, October, July, August, September, October, November, December, 6. So, kaya ho, second quarter, ano? Third quarter. Third quarter, maaari ho, nakaupo na yung nanalong presidente. Kaya, yung nanalong presidente ay dapat ay doon sa magpapatuloy ng kasunduan ni Digong at saka ni Xi Jinping para yung lahat na naka-award na kontrata at lahat ng pinagkasunduan na programa ay walang pagkabalang, tuloy-tuloy. No? So, ang pinaka-crucial po dito yung 2023. Ay wala ho tayong eleksyon ng 2023. Bakit ho crucial? Eh kasi sa 2023, doon inaasahan na kumpletong matatapos yung lahat ng mga proyektong kasalukuyang ginagawa. Doon sa 2023. So, sino ang presidente noon sa 2023? Eh kung bagong presidente na ho ang nakaupo at anak ni Duterte ang nakaupo ay parang walang nabago. Hindi po ba? Pero hindi. Presidente siya, si Duterte ay civilian. Oh, civilian si Duterte dahil gagraduate siya ng June 2022. So, sa 2023, wala na siya. Civilian, Mr. Citizen. Hindi po ba? Bukas ho, huwag niyo kalilimutan. Ha? Importante ho na mapakinggan ho ninyo. Basta ako ngayon, kinukwenta ko lang ay yung may kinalaman sa pandaigdigang politika. It will be of a good advantage of all nations allied to China. Malaking advantage po yan. Sa lahat ng mga bansa na kaalyado ng China, sapagkat yung mga programa ng pangkapayapaan, pangkalikasan, pangkabuhayan ng mga tao sa mundo. Ha? We are talking about life economically, environmentally, and politically, ang gear po niyan ay sa China. People's Republic of China. The participation or partnership of China with the United Nations. Yun na ho ang sitwasyon ngayon. Ah? United Nations is depending on the assistance of People's Republic of China and the other part of developing country in the Europe because the route o yung daan o route yung takbo blusok ng economic development yung tinatawag na economic silk road o belt na sinasabi ng China
undelayed, hindi na di-delay, dire-diretso, dire-diretso. So the potentiality o ang pagkakaroon ng pagkakataon na tayo ay mangarap, nasasakay ka ng tren sa Luzon, makakarating ka ng Mindanao in the future ay hindi imposible. Hindi imposible. Ang napakarami ng pinatay na karagatan sa pagitan po ng Mindoro at Batangas, ilang beses na hong lumubog yan. Ang naaalala ko, dalawa eh. O tatlo. Tatlong barko lumubog. No? Very stormy. Maalon. Ang karagatan. Eh, walang tanging means of transportation kung hindi yung eroplano at saka barko. Eh, approve ho, approve at hindi lang nasa drawing board, kung hindi nasa technical preparation na po. Ang tulay, isa sa pinakamahabang tulay, akala natin mahabang-mahaba siya, hindi pala ganun kahaba, sa pagitan ng Batangas at Mindoro, ay bubuksan na rin po. Sisimula ng gawin. Siguro, meron yan tinatawag na oceanographic mapping. Yung oceanographic mapping, nakasakay sa submarino, yung transit, sinusukat, yung tinatawag na topographic map. Yung taas at baba ng mga bundok sa ilalim ng dagat, ayun, tapos yung soil testing, nandun po sila sa stage na yun. Yung tinetest nila, gaano kalalim yung magiging matigas na portion kung saan ilalagay yung foundation ng mga poste hanggang makarating ng Mindoro. A big highway sa pagitan ng Batangas at Mindoro. At hindi lang pala doon nagwawakas yun. Dahil magmula sa Mindoro, pwede siyang makonek na siyang magiging another bridge papunta naman sa Visayas and then papunta sa Mindanao. So, kaya ho yung tinatawag nating tren at saka buses, eh ngayon yung buses through Roro, nakakapagbiyahe na. Yan po yung initiative ni Gloria Macapagal Arroyo. Dahil sa idea ni Gloria Macapagal Arroyo na palakasin ang local tourism, ang ginawa ni President Arroyo ay binuksan niya yung mga programa ng Roro, yung daungan ng mga barko na sinasakyan ng mga buses. Kaya nakapagbabakasyon ka sa Boracay, diretso, sumakay ka sa bus sa Cubao, ang baba mo ay sa Capiz o sa Rojas City. So, mga kababayan, ganyan po tayo magbigay ng komentaryo. Yung merong tinutuntungang matibay, matatag, alam natin dahil nakikita natin at nalalaman natin yung hindi yung nagkwentuhan lang sa isang kanto, nag-drawing, eh gagawin pala ika yun, eh gano'n. Ito, sinong gagawa? Meron na, nayawar na. Yung kinukwento ko sa inyo na yan. Na yan ay mabubuksan, maaaring simulan, 2023, next year, ay 2022 na. Yan yung mga malakihan. Pero, itong kay Ramon Ang ng San Miguel, ito hindi pa alam ng marami. May relasyon yan din yan dito sa eleksyong darating. Sapagkat sigurado, buburahin to ng papalit kung kalaban yung papalit.
Ito po yung yung Pasig River ay magkakaroon ng skyway. Ayan. At yung traffic na inaabot ng 2 oras, papunta ka ng Makati, 1 oras, ganon, minuto na lang po sa ibabaw ng Pasig River, dumadaan yung skyway. Kung wala na si Duterte sa 2003, hindi ho natin sigurado yun. Yun ho, yun ang pinagbabatayan natin. Kaya, bawasan natin ng konti yung emotion. Huwag tayong maging emotional na para bang darling na darling natin. Akala mo eh, makakalabit mo yung presidenteng, kandidatong presidente na mahal mo, na pag siya'y naupo, ay makakalabit mo. Huwag ho yun. Tumingin po tayo para sa interes ng sambayan ng Pilipino. Tumingin po tayo sa magandang kinabukasan ng lahing Pilipino. Malayo pa ho ang lalakbayin natin bago po tayo magkaroon ng tinatawag na kapanatagan dahil nakabaon tayo sa napakalalim na pagkakautang. Buburahin muna natin yung utang na yon hanggang pagwala na yung utang or maliit na yung bayaring utang, doon natin mararamdaman ang tunay na kaginhawahan ng isang malaya at nagsasariling bansa. Meron pong kalagayan na tinatawag na malaya. Malaya siyang, pero hindi siya nagsasarili. Iyon. Dahil kailangan niya ang tulong ng iba. Wala siyang kasarilan. Ang totoong malayang nagsasariling bansa, ang kalagayan ng China. Pagkat yung China, hindi siya umaasa sa isang superpower para maipagpatuloy niya ang kanyang pandaigdigang paghahanap ng ikabubuhay. Sila po ay nasa yugto na ngayon na nakalatag na, nandiyan na, nasa Europa na sila. At nasa yugto rin ng panahon ang People's Republic of China ng kanilang patuloy na paglilinis dahil marami hong mga tiwali ang kasalukuyan ay hinahunting ng pamahalaan, People's Republic of China, at iyon ay tinatanggal nila para ma-purify nila yung kanilang nakaprogramang kaunlaran ng mundo. Nandun na ho ang mata nila, nandoon ang kanilang pangarap na kung mailalagay nila ang kanilang nakaprogramang pangkabuhayan ay walang maiiwan. Oo. Maaari lang na mayroong mas mayamang mayaman, mayroong sumunod na mayaman, pero wala hong maiiwang ubod ng hirap sapagkat magiging maayos ang lahat. Nauna hong programa sa kanila na hindi ho nabasa masyado ng mga Pilipino dahil sarado nga po eh, naka-block yung malayang impormasyon galing sa China. Ang kanila pong konsentrasyon na palitan ang eroplano ng tren. Nakarating niya sila sa yugto na meron na silang tren na tumatakbo ng konti na lang ang bagal kaysa eroplano. Pero sa computation nila, ang aksidente ay mas safe kaysa eroplano. Pagkat hindi na sila mahuhulog eh. Nasa ibaba na sila eh. Yan po yung pandaigdigang transportasyon na pinilit. Ito po ay teknolohiya na nanggaling sa Europa, partikular ang Pransya at ang Germany.
upang lampasan po yung sinasabing speed train na tumatakbo ng 250 km per hour. So, nilampasan na ho nila yun. At nakapagkukwento na ngayon yung mga nakasakay na sa biyahing Shanghai to Beijing. Yan. Na nakaranas na sila. At mas mabilis pa doon yung dinidevelop nila ngayon, sapagkat sa tingin nila ay mas safe sa ilalim. Kaya yung ilalim ng karagatan sa pagitan ng mga isla, yan, eh parang lumulutang lang sila para sa loading and unloading, and then the trip is continuously under the sea. So kaya hindi ka mababangga dahil merong tinatawag na by means of computer, meron ng tinatawag na coordination yung rail at saka yung body of the train. So hindi po pwedeng sumalpok sa dingding o malagot at mabangga dahil walang matitirang buhay sa bilis ng train. So kaya meron silang mga naka-ready na. I am talking as far as the result of their miniature, yung simulcasting. So magitan din ng computer, simulate yung technology, electromagnetic technology is a combination of magnet, electricity, and yung computer, yung ano, kaya electronics, electronically, mechanically enhanced. Ano po, ito'y nung una ini-imagine lang, pero ngayon ho nakikita na sa mga prototype. At hindi lang ho China meron nun. Ang Pilipino, meron na rin ho sila yung tinatawag na levitated train, yung nakaangat. Iniaangat dahil nagtutulakan yung anong tawag doon, yung light pole repel. Nire-repel, iniaangat. Pag inangat, tumatakbo na hindi nakalapat sa riles pero naka-angkla sa riles. Makikita ho ninyo doon sa may DOST sa Taguig. Ewan ko lang kung may aandar nila lagi. But meron po akong nakitang isang restaurant dyan ho sa may reclamation dito sa Rojas Boulevard. Yung isang restaurant dyan. Pagpasok mo, yun ho ang attraction nila. Pinakikita yung tinatawag na levitated. Sa pamamagitan po ng mas matipid sa fuel, dahil ang nagtutulak po ay yung puwersa ng magneto. Ito po mga bagay na kinukwento kong ito ay magiging possible sa magiging desisyon natin. Production, agricultural production, tinalakay ko ho nung isang beses yan eh, dito sa programa natin, kung paano yung agrikultura ay maiaangat natin ng katulad ng pag-angat ng mga incheck, paano minodernize ang kanilang agriculture. Sa halip na compost, yung binulok composition. May tawag eh, sa Tagalog yun eh. Kaya lang, binulok yung ginamit ko dahil kinukulub eh. Pagkatapos, malulusaw, yung pagkalusaw na yon napapalitan siya mula sa solid, nagiging ano siya, organic fertilizer. Ngayon po, lumampas na doon sa system na yon after composting na.
ang lumabas. Ito na nga po yung mga enzyme na ini-spray na lang. Ini-spray. At walang katapusan. Sa pamamagitan po ng technology ng incheck na ito, ng mga incheck, itong advanced technology o agriculture, yung mga pagnanakaw na ginagawa sa paghakot ng basura, yung mga ghost delivery. Alam po ninyo, kung gaano kalaking hakot ng basura ang binabayaran po ng mga lungsod, Quezon City, ng Maynila, na wala hong nag-deliver at walang i-deliver. Nadadagdagan lang ho yung tinatawag na trip ticket. Ayun. At lumalaki ho. Kaya ang nangyayari, ang sinisingil po ng city government, halos, pati na yung mga, sabi nga ni Yormi, ay gaila. Eh halos ho, 30% na lang ang napupunta sa contractor. Eh kung totoo ho na yun ay 30%, eh saan ho nila kinukuha yung kanilang pambili ng gasolina at pansweldo sa mga driver? Pang-repair ng kanilang truck na mangungulekta ng basura. Sa pamamagitan po ng modernong teknolohiya, wala na hong kukolektahing basura. Dahil bago maging basura ang mga nasa loob ng bahay, ay magiging fertilizer na sila sa bahay pa lang. Dahil magiging mumurahi na yung ginagamit na masin pang-process. Nagligpit ka ng kinanan, ha? Nandun yung mga itinapon mong balat ng prutas, mga natirang leftover food, and ganon. Ilalagay doon sa masin, ha? Madidissolve at magiging organic fertilizer. It's either binabasya as a dissolve, wala nang amoy, at saka na deform yung nagiling na siya, dadalhin sa center processing. Merong ganon. Kaya wala nang kukolektahin, kasi pag kinolekta mo eh madali na. Baka yung isang truck eh halos kalahating truck na lang o one third ng truck. At sigurado wala nang mangungulekta, dahil kung nagawa na yung tinatawag na modernization, kung papaano na ang mga garbage, yung mga basura, the waste, zero waste ang magiging tawag doon. Wala nga basura, hindi na niya nakuhang maging basura. Dahil paglinis mo ng bahay, pasok na doon sa masin, purified na siya doon. Pulverized na siya doon, o filterized na siya, whatever. Dissolved siya. Hindi na siya mabaho. Sorry, hindi na siya basura. Hindi na siya madidecompose doon sa matter na yon, ibang process na. Lalabas, papunta na siya doon sa mga yung mula sa pagiging organic, mula sa pagiging matter, magiging fertilizer, organic fertilizer. Doon din mismo, sa loob ng for every 10 houses, sa bawat 10 bahay, meron ka nakikitang mga nakatayong ano doon. Yun na yun, yung basura, hindi na basura yun, fertilizer na yun, kukolektahin na lang. Ihigupin ng vacuum, pasok na sa loob ng... So ito pong mga sinasabi kong ito, available na ho siya, andyan na. Ginagamit na yung iba. Sa ibang mga subdivision, ganun na ho. Zero waste. Yung pong sa tubig, eh ganun din. Ganun din. Matagal na ho tayong niloko ng mga kumpanya na naniningil ng sa tubig.
Mangyari, yung binabayaran natin para sa tubig na yung kasama ho yung severage system na hindi naman nila ginagamit yung system na yun. Ano yung severage system? Na yung tubig matapos mong gamitin, ay meron kang tubo na dadaanan doon sa ni-recycle na system na magagamit mo sa panghugas or tubo papunta sa water treatment pan. Yung tubig mo ay doon parang lake. Ganun ang design yan eh. Iti-treat mo yung tubig. Ihiwalay mo yung dumi. Gagawin mong fertilizer or gagawin mong whatever recycled item you can get from the waste. Eh, nakita ko na rin po yan. Sapagkat pinalad po tayo na maging ano, katulong ni Bayani Fernando nung siya ay nasa MMDA at naging bukas po ang aking impormasyon at knowledge kung paano ang napakaraming proposal na dumating doon. Binasa ko ng binasa yan. Nakita ko yung mga presentation. At ngayon ho, ay yan ay available na ho. Ganun na magiging buhay natin. Baaring kung mananatili ang kagustuhan ng mga inject sa Pilipinas, mga 2025, ganun na ang buhay natin. Baka yung mga sanggol na ipapanganak ng 2022, tatanda sila, hindi nila alam kung ano yung basura. Wala na silang nakita sa buhay nila. Sa nakita nila, pinasok dun sa kahon eh. Nawala na. Nawala na yung ano, yung waste. At yung pala ay naging organic fertilizer. Mga minamahal kong taga-subaybay, pwede ho kayong mag-comment. Oo. At para malaman naman namin kung gaano ho ka-effective ang pagtitsaga na ginagawa namin, ito po ay ginagamitan natin ang masusing pagsasaliksik, pagbabasa, pag-aaral at pag-aanalisa. Hindi po ito basta ibinuka ng bibig at sinabi. Ito po ay dokumentado at meron pong pinanggalingan, pundasyon ng katotohanan na ating ipinapaliwanag. Hindi ho masama ang magsabi na kung ano yung inaakalan, yun ang mabuti. At ang natitiyak ko, kayang gawin ng Pilipino. Kaya lang hindi magagawa ay kung tayong mga Pilipino na rin ang nagsusumiksik na pumunta sa pundilyo ng mga Amerikano. Pipili ka na lang eh, doon pa sa talo. Pumunta ka doon sa mananalo. Yung magbibigay sa iyo ng mabuting kinabukasan ng ating magiging mga anak at anak ng magiging anak natin. Ngayon po ay hinog na hinog ang aking edad, ang aking pagkatao, upang hindi lamang ako nangangarap, hindi lamang ako nagsasabi ng akala, kung hindi meron na akong tinutungtungang mahabang karanasan ng pakikibaka, pakikisangkot, pakikisalumiho, sabi sa batang kasi, pakikitalamitam. Ha? Kausap po natin ang mga nasa katungkulan ng mga unang panahon mula sa tanggapan ng Pangulo hanggang sa barangay. Nakita po natin at naranasan. Natikman po natin ang maglingkod. Kasama po tayo sa nakasaksi ng dumi ng halalan. Talagang napakarumi. Ng dumi ng politika. Kaya humihingi ako ng bakasyon eh. O, hinahamon ko ang mamamayang Pilipino na magbakasyon muna tayo.
Huwag na muna tayong gumamit ng eleksyon. Ha? Kung maaari lang sana, huwag na muna yung isang ano lang, kahit na isang, ito lang, hindi naman sa wala, ha? Yung medyo makapagpahinga lang. Ha? Dumating na, nakaraos ka ng 22, ng 21, walang eleksyon. Okay na yun. Kasi po, ang kondisyon ko is, delayed. Delayed the election until the COVID virus is totally eradicated. Ganon. Eh, ngayon ho, pumapayag na ako, amyendahan na, hindi na yung totally eradicated. Ah, delayed, suspend the election until the appropriate medicine are fully distributed to the barangay. Kasi meron na ho eh. Nung unang nangangarap ako na huwag tayong mag-eleksyon, ipostpone muna natin ang ating eleksyon, wala pa ho noon eh. Ang alam lang natin, pag hindi tayo nabakunahan, ay naku, chance natin eh, wala na itong katapusan. Kamatayan ang ating inaharap. So walang katiyakan ang buhay ng mga butante. Pero ngayon na meron ng mga lumabas na yan, andyan eh. Yung mga gamot na katulad ng ivermectin na pag tinake mo, surely you will be saved from death. Yung sa mga China, sa China, tatlo yata yun, yung brand na yun, na ganun din ang epekto. At ngayon, ay meron yung galing sa Israel, yung ano, tapos pinuproduce ng India. At ngayon, magtatayo ng factory sa Philippines. Ongoing na yata. Ang kailangan lang ay clearance or approval na siguro madali nang ibigay ngayon. Bakit? Kung sinabing madali na. Nung una kasi, hindi ka bibigyan kahit anong galing ng gamot mo. Siguro baka yung sinasabing yung taga Sambales, ha? Yung ginawa nilang gamot doon na inaprubahan ng Indonesia at kumikita ngayon sa Indonesia, ha? Yung gamot na yon. Eh, noon kasi, hindi pa nila inilalabas yung negosyo nilang vaccine. Kaya hindi sila pwedeng mag-approve. Eh dahil, kung kaya na palang pigilin sa mga butika, ano pa naman nakikitain namin? Ang aming negosyo, laboratorio. Ganun. Eh, ngayon, dahil naniniwala ako na nakapagbenta na sila ng sapat at higit pa sa sapat, kumita na sila, baka naman hindi na maghigpit ngayon. No? Sapagkat sila rin ang maaapektuhan sa pandaigdigang kalakalan, yung takbo ng kabuhayan, sapagkat ang nagsasuffer ay yung productivity ng bawat mga bansa. Hindi makapag-produce ang mga manggagawa dahil sila ay naka-lockdown. O ganun. Nakakalat naman yung virus at any moment ay pwedeng sumabog at pumatay ng libu-libong buhay. For that reason, yun sana po ang computation natin, ang justification natin to be more viable or parallel to the doctrine of the Constitution, the right and protection to live, ang buhay at ari-arian ng sambayanan. Kaya pwede mong suspindihin ang halalan dahil kung ang nakasalalay dito ay ang seguridad ng buhay ng mga butante, pwede. Eh ngayon, medyo kahit na hindi pa namamatay yung virus. Andiyan pa yung virus. Basta i-allow lang na maging available per barangay. Hindi ba yung, oo nga, meron ka nga na-invento. Eh, hindi ka naman makabili. Wala ka mabilihan. Sa mga barangay, hindi lahat ng barangay merong parmasya o nagre-retail.
Ngayon, ang dami na ho ng tindahan ng gamot ngayon. Oo. Iba-iba ang mga brand. Ubod ng dami. So ngayon, ikalat lang ho yan. Maging available sa mga barangay. Para kung dumating ho, ang sino mang boboto na hawa, biglang dumain yung maraming virus, pagdating at marami ang tinamaan, iinom lang ng gamot. Bibili nila. Hindi pagagastos ang gobyerno. Hindi pa tayo mababaon sa utang. I forgot to mention the amount of projected, pinroject nila yung magiging gastos next year at kung ilang bilyong dolyares ang inilaan para sa pagbili ng bakuna. Napakalaki. Bilyones dolyares. Kung meron ho nito na mga na-invento na ito, kung meron na ho nito, mga gamot na ito, pwede na ho na i-election tayo dahil wala nang panganib ang buhay ng mga botante. Kumalat man, kayang sagutin ng mga gamot. Yun na nga lang, kailangan available. So, diyan po tayo ika nga naniniwala. Huwag nating iasa sa politika. Magkaganon man, kung talagang hindi kayo mapigil, gusto ninyong matuloy, ang taong bayan dapat matuto ng manindigan. Totoo, mayroong problema ang mga tiwali sa pamahalaan. At ang sistema ng libunan na ating pong ginagalawan ay pinaghaharian ng mga korap. Dahil yung mga taong boboto, yun mismo ang korap. Bukas po, haalamin. Meron tayong projection. Babanggitin ko na ho bukas. Para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Para sa kinabukasan ng ating lahi, kailangan tayo ay magdesisyon ng sama-sama, nagkakaisa. Ito po ang yung lingkod, Doy Del Castillo. Nag-iiwan po na isang magandang hapon. Salamat ho sa pagsubaybay na yung ginawa sa araw na ito. Marami akong naaaninag ng mga nagpapadala ng ano. Gusto ko sanang pasalamatan. I will try my best to read it all tonight or this afternoon para bukas. Pero hindi ho, malapit na ho na maihatid ko sa inyo yung pag ako'y binati ninyo ngayon, masasagot ko kayo. At yung pong mga gusto kong resource person sa mga komentary ko ay ma-interview ko at mapanood naman ninyong lahat sa buong mundo. Katulad ni Bayani Fernando, gusto kong kausapin. Hindi ko mailagay dyan . Inaayos pa ho kasalukuyan ng ating technical department. Ito po yung lingkod, Doy Del Castillo, nagsasabing, mabuhay ang Pilipino!